Gipatawag sa sesyon sa sangguniang panlungsod ang mga opisyal sa Bureau of Jail Management and Penology sa Jansan. Apan, nagpadala lamang og representante ang BJMP aron motubag sa mga pangutana sa mga konsehal. Nahimong sentro sa hisgutanan ang kamatayon sa usa ka preso nga si Jeffrey Arcilla, kinsa namatay sulod sa City Jail gumikan sa matudpang atake sa kasing-kasing. Pagpaklaro sa opisyal sa BJMP nga dunay diferensya sa pangisip ang biktima. Namin siya sa ano, sir, sa hospital, wala kami nakita ang sign ng itong basya. Okay. So, siguro pagdala on the way, saka pag, kasi nung matumba, pagdala sa infirmary, automatic dinala namin sa hospital. So, hindi para pumukol, pero sabi kasi nila, may pumukol ba sa ulo. Apan gikustyon sa mga konsihal kung nganong nahalo si Arcilla sa mga preso kung nahibaluan sa BJMP, kung dunad di ay kinidiferensya sa pangisip. I was really concerned with your statement that out of the 30 inmates in one cell, 25 yung buang, 5 ang hindi. Under the Constitution, prohibited and cruel and unusual punishment. Kung ako yung normal, kasama ko 25 yung buang, Diyos ko, grabe, Diyos ko, nabubuang ako na doon. This has been said about the death of this inmate, but maybe he should have died in vain. Because this is a clarion call for the BJMP to look at how you manage your jail. Maybe you have to revisit what's going on inside the jail. So many things have already been said about this. And I do believe that we cannot end this discussion among ourselves regarding what happened to the inmate. This has to be given to the proper authority who can make a conclusion, a real conclusion on what really actually happened. I think if we have served the purpose has been served, that we have to remind the BJMP that these people inside the jail are still human beings in spite of the fact that they are incarcerated. In fact, it appears that so many of them are innocent. Pero hanggang ngayon, we've been pushing for this, no? And it is appearing now that this is not indeed a priority of our national government. Baka hindi nila yung lahat na lang tayo ay mga buwang bago pa makita nila na ito'y kailangan na talaga, God forbid. Sa ato ang selda mismo sa atong jail, 46. Pero katong para sa mga mentally ill, elder sa Delta, elder, mentally ill, and then ay mga sakit, about 4 cells sila dito. Munang murag isa ka barangay dito, nga gisiparate na to, para dito sa mga mentally ill, sa kasulti ka na may sakit, o katong mga tigulang. Rason sa BJMP nga buot nilang dunay magbantay nga normal nga tawo kang Arcilla, rason nga nung gihalo nila kini sa kadaghanan. Gisuportahan usab ni City Councilor Marios Orlando Oco ang mong pamahayag isip psychology doctor. Isinama sila for as long as maayos ang functioning ng pasyente. Ang nangyari kasi dito is like they are labeled as mentally ill patient. Wala namang symptoms, tapos sinabi yung may nakahalong ibang pasyente, hindi discriminate sila. Pero when they are symptom free, may anong masama doon? Sa among mag-study, dili nato pwede sila iuban sa isa ka selda. Dapat gyud na ay mag-guide sa ilaha sa ilang kauban nga kuan nga normal. Wherein willing pod nga mag-guide sa ilaha. Kay kung sila lang na adito, sila mag-away, walay mag-guide sa ilaha. Sila dili maligo. Og dili sila mukaon, wala magpakaon sa ilaha. Kahinumdumana nga mereklamo ang ginikanan ni Arcilla tungod duda sila sa hinungdan sa kamatayon sa biktima. Sa karon, huwato na lamang daw sa BJMP ang resulta sa gihimong otopsiya sa National Bureau of Investigation kon NBI. Faith Dandoy, Brigada News.